Kumuloy muna kayong dalawa. Akala ko, nasa probinsya ka. Dahil yun ang sabi sa akin ni Rosenda. Bart, hindi nangangahulugan na pag sinabi ni Rosenda, totoo. Oo. Sinungaling yung asawa mo. Sinasabi pa niya na si Lilay at si Delio may relasyon. Pinapapatay nga niya ako kay Delio eh. Mabuti na lang naawa sa akin yung tao. Buti ba naman ikaw? Oo. Marami akong nalalaman. Alam ko na siyang gumawa ng lahat para masira ang pangalan mo. Walang hiya talaga ng babaeng niya. Baka pwede kang tumistigo. Marami akong kilala sa mga TV stations. Pwede kita pa-interview. Sabay idemanda na natin si Rosenda. May mga anak ako. Tatakot ako para sa kanila. Kung natatakot ka, bakit ka nandito ngayon? Gusto ko lang ipaalam sa iyo lahat. Mag-ingat kayo kay Rosenda. Matakot. Kasi kung sa kapatid niya nagagawa niya yun, sa akin pa kaya? Lalo na sa'yo, Bob. Sandali lang. Ipapaliwanag ako. Nagawa ko lang ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Kahit noon, alam ko na hindi ko pa kayo tunay na ama, pero... Pero gusto kong tumanaw ng utang na loob sa mga magagandang pinakita niyo sa akin. Pero Melissa, sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, si Marilu Campos pa, nakaaway ko. Bakit ba naibalik sa inyo yung 10 milyong pisong ransom money para kay Rosario? Yung perang ibinalik dito? Ako nagbalik nun, Dad. Kinuha ko kay Marilu nang hindi niya nalalaman. Muntik na maging buhay ko, maging kapalit. Nang makuha ko ng perang yun, tinangka ko umalis sa kanya pero hindi siya pumayag. Hanggang sa pinag-ahasa niya ako. Tahan na, tahan na. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Naalala ko ng lahat at naiintindihan ko. Ano nangyari sa mga nakatara dito? Sino ho yung dating sikat na singer? Yung si Rosario Campo tsaka si Richard Rivera? Oo. Ano nangyari sa kanila? Nakaligtas po sila. Kaso wala po sila nailigtas na gamit nila. Surugo lahat. Ang tanging nadala nila ay yung damit na suot nila. Eh, nasa na ho kaya ngayon si Rosario? Saan ho kaya nagpunta? Eh, hindi ho namin alam, ma'am eh. Eh, kaninang umaga, bigla na lang po kasing nawala eh. Mga kaibigan ho nga pala kay ni Rosario Campo? Oo. Oo. Sige pare, salamat na lang ha. Sige po. Thank you ah. Sige din ho. Excuse me? Apo? Ano ang nangyari dito? Nasunog ko kagabi. Kagabi lang? Opo. Hindi lang po. Ang kaibigan din ho ba kayo ni Rosario Campo?
Hindi, Lai. Total, nagpakita ka na rin lang. Hindi lubos-lubosin mo na yung pagtulong. Oo nga, Lai. Tulungan mo naman kami para malinis namin yung pangalan ni Rosario. Pag nangyari yun, pag nabalik lahat na nawala sa kanya, matutulungan ka na rin namin. Makakayanan namin na protektahan ka. Sige na, Mare. Tulungan mo na sila Rosario. Kawawa naman. May pamilya ako. May mga anak. Pero hindi bali, Rosario. Iisip ako ng paraan. Pagtulungan na lang natin pabagsakin si Rosenda. Sorry, mamaya kami. Sige, sa lahat. Mag-iingat kayo. Sige. Sige, bye. Huwag magalala. Tatapos nito. Magsimula lang magsalitain si Lilay. Tapos yung problema mo. Paano si Rosenda? Oo nga. Hanggat buhay yung babaeng yun, di na titigil yun. Kailangan gawin natin lahat ng paraan para patahimikin siya. Kamag-alala akong bahala. Hindi naman natin kailangan maging masama para matapos ang problema nito eh. Richard, kailangan gawin mo lahat ng paraan eh. Para maputo na sumayon ng babae nga. Maraming mabuting paraan, Bart. Masamang paraan ang ginagawa niya. Pero hindi naman nangangahulugan na magpapakasamaan na rin tayo at magpapakababa. Hindi mo naman kilala si Rosende. Pare, wala yung sinasanto. Kaya niyang pumatay. Kahit na sino. Paano ka nakakasiguro? May napatay na ba siya? Paano ka rin nakakasiguro wala siyang kinalaman sa pagsunog ng tirahan niyo? Siguro naman ngayon pwede na natin pag-usapan kung paano natin palalayasin yung babaeng yan. Bakit naman natin palalayasin si Melissa? Bakit? Dahil alam mo na lahat-lahat na pinagagawa ng babae niyan. Oo, alam ko ng lahat. At alam ko rin ang dahilan kung bakit hindi natin dapat paalisin si Melissa sa pamamahay na to. Ginawa ng lahat ng iyon, Rosenda, para sa akin. Itinaya niya ang buhay niya. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ko papaalisin ang isang taong nagsasalba sa akin? At naniwala ka naman. Paano hindi ako maniniwala? Marami na dapat na nawala sa akin, pero hindi nangyari yon ang dahil kay Melissa. Rosenda, utang ko sa kanya ang lahat. Utang nating lahat ito kay Melissa. Anak, paano kung malaman ito ni Rosenda? Oh, ano naman? Bahay ko naman yan. Pwede naman dito. Ay. Kung dito sila, masyado nang masikip, hindi na makakagalo sila Rosario. Anak, buksan mo naman yung isip mo, oh. Hindi ko naman inaalis sa'yo na tulungan mo si Rosario, eh, kababata mo siya. Pero, isipin mo naman na baka magkaroon ng malaking gulo. Hanggat nandito ako, walang pwedeng mangyari kay Rosario. Paano kung meron? Kilala mo yung asawa mo. Anak, sobrang dami na ang problema ni Rosario. Baka madagdagan pa, lalo na pag malaman to ni Rosenda. Ano mo pinatawag? Wala. Babalitaan lang sana kita sa mga pinagagawa ni Melissa. Meron pa bang balita na hindi ko alam? Lahat naman sinasabi sa akin ni Melissa. Rose? Talaga? Sige nga, nasan siya kagabi? Nandito. Bakit? Tingnan mo nga naman. Ni hindi kanya sinama? Sinama saan? Sa pagsunog sa apartment ni Rosario. Ano? Pero huwag ka mag-alala. Nakaligtas siya. Sinabi niya sa akin hindi pa niya nakita si Rosario. At nangako siya na hindi niya sasaktan kapatid mo.
May isa lang ang ibig sabihin nun, Deli. Niloko ka ni Melissa. Kumusta yung lakad mo kanina? Okay naman. Nakita ko yung lugar, maganda. Kaso lang, medyo mahal yung presyo eh. May alam akong lugar. Maganda. Talaga saan? Diyan, sa May Kamias. Kasi may nadaanan akong lupa doon. Malaki ha? Kaya nga lang, mayroong apartment. Kuya naman, paano nga tatayuan ng factory kung may apartment doon? Margarita, nasunog naman eh. At kagabi lang nasunog. Ano sa palagay mo, Daniel? Magandang idea, no? Richard, punta lang kami Jenki sa tindahan, ha? May bibilhin lang kami. Baka wala na ako pagbalik nyo. Nailalakarin lang ako. Bakit ano problema? Ba't ganyan naman ang itsura mo? Nainis lang ako. Napipigon. Bakit? Nanlilito ako. Wala na malipat tayo dito. Lahat na lang si Bart ang gumagawa para sa'yo. Mula sa matitira natin. Sa makakain. Pero ikaw pa rin ang bumuo ng buhay ko. Nasinira ng kapatid ko. Pinitawan mo maganda mong pangalan, karangalan, pera. At hindi biro yun, Richard. Wala ka naman dapat ipangamba eh. Kaibigan ko lang si Bart at mananatili yung ganun. Ang hinihingi ko lang sana, konting pagtitiwala naman galing sa'yo. Saan ka pupunta? Alis ka? May aayusin lang sana ako. Ano naman ang aayusin mo? Pinapahanap ko kasi si Rosemary at Rosario eh. Alam niyo naman, Dad, gusto kong to pa rin yung pangako ko sa'yo na bubuuin ko ulit ang pamilyang to. Ibabalik ko kung ano man ang nawala dito sa bahay na to. Hindi naman kasi ako katulad ng iba dyan na wala nang ginawa kundi mag-akyat ng gulo sa bahay na to. Bakit? Ano bang ginawa ko? Hoy, ikaw, Melissa, huwag kang ipokrita, ha? Lucinda, pwede ba tumigil ka na? Ako na naman ang nakita mo. Bakit? Para namang hindi alam ng mga tao dito na talagang ayaw mong bumalik dito yung mga kapatid mo. Talagang ikaw ang makikita ko. Dahil ikaw ang hindi nagpapakita ng maganda. Bakit hindi mo tularan si Melissa? Wala siyang inisip kundi kapakanan natin. Kung meron man dapat magtampo, gusto mo mang loob, si Melissa yun. Pero siya pa rin ang gumagawa ng lahat para magkasama-sama tayong muli. Tama yan. De magsama-sama kayo sa impyerno. Oh, ano nga pa
pala. Anong balita? Wala pa po eh. May naghahanap po sa inyo. Sino? Sige. Iwan mo na muna kami. Magandang umaga sa iyo, Mrs. Lastrilla. Miss pa po ako. Whatever. Napadalawata kayo. Meron lang sana akong gustong itanong sa iyo. Shoot. Basta ba wag lang personal eh. Gusto kong malaman kung magkano ka. Bibiling kita. Oh, Dalio. Ang aga. Ano ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko sa'yo umalis ka lang? Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ako alis hanggang kumita ka sa akin? Hindi ko magagawa yun. Rosemary, alam ko hirap ka na dito. Sumama ka na sa akin, itatakas kita. Mahuhuli rin tayo ni Angelo, Joshua. Mamaya ikaw pa mapahamak. Sorry, Rosemary, pero hindi ko magagawa. Di bali na makulong ako. Huwag lang kita nakita na sasaktan. Joshua, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko. Ako lang ang makagawa ng paraan para makalabas dito. Paano kung saktan ka niyo? Hindi na magagawa yun. Hindi na ako papayag. Ako naman ang babawi niya.